Hi guys! Welcome to my vlog. Kaya po ako nag-vlog for ngayong araw. Inibitahan ko po ang aking kaibigan na si Mama Nes TV para po gusto lang po namin i-share kung bakit kami nagba-vlog. And then para mailabas din namin yung mga sinasabi ng iba sa amin. So, welcome Ate Nes sa aming munting tahanan. Ikilaan po. Magandang hapon, magandang buhay. Hello. Hello Ate Nes. Kumusta? Isa po sa dahilan kaya ako nag-vlog dahil po kay Ate Nes. Malapit lang po kasi siya dito sa amin sa bahay. So, natutuwa po ako na magkaibigan kaming dalawa. Na may kakilala ako dito. Napakabait na parang nanay ko na din. So, Ate Nes, kumusta na? Magandang buhay sa lahat. Okay lang. Okay naman. Kumusta naman ang iyong buhay-buhay today? Ang family mo? Busy sa work. Pero, kahit pa paano, time management naman. Ay, wow. Base sa mga research ko sa iyo, may napabalitaan ako about sa mga vlog natin. May handa akong hinanda ako para sa iyo. Ano masasabi mo doon sa mga taong nagsasabi sa iyo na kaya mo tinutulungan si Mami Lydia para daw magkapera? Wow. Masasabi ko lang, gawin na lang nila kung anong gusto nilang gawin. Kung gusto nilang tumulong, tumulong na lang sila. At isa pa, hindi ko na pinapansin yung mga bagay na yan kasi marami ng problema sa mundo. Dagdag pa yan sa isipin ko. Basta ako, alam ko kung sino ako, alam ko kung anong ginagawa ko. Pag gusto kong tumulong, tutulong ako. Hindi naman kailangan na pagtutulong tayo. Kailangan natin ikwento sa bahay-bahay na tayo ay tutulong. Marami ako natutulungan na hindi nila alam. Kasi hindi naman ang katulad ng iba na bawat tulong ay kailangan alam lahat ng tao na tumutulong ka. Base sa akin, tumutulong ako dahil gusto ko. Dahil hindi naman ako ganun kayaman para tumulong ng malaking halaga or ano. Ang naitutulong ko lang kung may susubrang pagkain sa amin or kung anong makayanan ko, yun, binibigay ko lang. Doon naman sa nagsasabi sa akin na kaya ako tumutulong kay Ate Lydia para ginagawa ko yung dahilan si Ate Lydia para pagkapirahan. Thank you sa inyo kasi napapasaya ko kayo na wala akong ginagawa. Dahil alam mo ba yung iba? Katakot-takot na effort ang ginagawa ng utang ko sila ng pera para makapagpasaya sila ng tao. Samantalang ako, wala akong ginagawa, nananahimik ako sa loob ng bahay. Wala akong effort na ginagawa. Napapasaya ko kayo kasi pinakikialaman niyo yung buhay ko. Napapasaya ko kayo dahil pinanghihimasukan niyo yung kinipinto niyo ako kung kani-kani yung tao. Ang saya-saya ko kasi yun yung way niyo para maging masaya kayo. Masaya na rin ako dahil masaya kayo . Biruin mo, napapasaya ko kayo nang wala akong ginagawa. Samantalang yung iba, gumagastos pa. Ang daming effort na ginagawa para mapasaya nila yung ibang tao. Kaya, thank you sa inyo. Nagiging inspiration ko kayo lalo para gumawa pa ako ng mabuti sa kapwa. Oo. Nasubukan ko na rin po yan, guys. Kasi, nung unang big vlog niya si Mami Lydia. Si Mami Lydia po, actually, ako po'y nag-iihaw dati. So, nakikita ko siya. Ako po pa nagbigay. Hindi ko na kailangan i-vlog. Kasi, ayaw ko ipakita na, kaya nag-vlog dahil ipakita lang kung makilala ka. Hindi po yun Gusto mo rin ipakita yung sarili mo na yung kabutihan sa puso mo. Gusto mong mailabas sa mga tao. Yung pagiging ikaw. Ipakita mo, wala man yung pamilya mo sa tabi mo, nakakatulong ka sa ibang tao. Yun yun . Ang sarap sa pakiramdam ng isang bagay ang magtulong ka sa ibang tao. Yes, tama yun. Kasi ako ganun . Minsan nga isusubo ko na iluluwa ko pa . Oo, kasi, totoo yan. Ang sarap sa gagaya ng pandemic, diba? Ang daming
issue sa akin kasi daw, pagkakapirahan ko na, pera na, nabiging bato pa. Kasi nanahin ako ng maraming face mask, pinamimigay ko sa mga frontliner, dyan sa labas, ano. Nanimigay ako ng mga face mask dahil alam ko, yung time na yun is kagipitan ng tao dahil ang daming nawala ng trabaho. Kaso ang nangyari sa akin ay na-issue akong mayabang. Na-issue akong ang tanga-tanga eh. Pera na, naging bato pa. Hindi ko naman sila ini-ignore, hindi ko na sila pinapansin. Bakit mga taong nag-iisip sa atin ng gano'n? Hindi. Hindi mo na sila dapat papansinin. I-ignore mo na sila. Gusto mo magsumikap pero dinadown ka ng ibang tao. Oo. Kaya nga, huwag mo silang papansinin kasi huwag mo silang hayaang hilahin ka pababa. Instead, maging inspirasyon mo sila para lalo ka pang gumawa ng mabuti sa kapwa para lalo pang umangat. Kasi kung papansinin mo sila, binibigyan mo lang sila ng ng kasiyahan eh. Nagiging panalo sila sa ginagawa nila. Ay, ayun, napansin din ako. Kasi yun lang yung way nila eh. Either kulang sila sa pansin, nag-iingit sila, or nasasapawan mo sila. Yung mga bagay na gusto nilang gawin na hindi nila nagawa, nasasapawan mo. Ganun ang ano nila. Kaya, kumbaga sa akin naman ay, isa silang malaking lubak na dapat mong iwasan. Kasi pag hindi mo sila iniwasan, talagang masusubsob ka. Ganun yun. Marami din akong natutunan dito sa vlog na to, yung paano ko napuntahan si nanay, paano ko siya gustong tulungan. Hindi naman po ako mayaman, hindi rin naman po ako, ako po simple lang, wala naman akong hanap buhay. Hili ko lang po talagang tumulong sa iba, kung anong meron sa akin, kahit konti. Tapos, isa sa natutunan ko, ang magpakababa. Yes. Number one yan. Magpakababa. Kahit anong sabihin ng ibang tao, mas yun. Marami po akong natututunan sa inyo na kahit ano pong sabihin niyo sa akin, magpapakababa po ako dahil ito lang po ako. Kapag po tayong ito, share ko lang ha. Huwag po tayong mabubuhay na nakadepende tayo sa sasabihin ng ibang tao. Gawin natin yung mga bagay dahil yun ang gusto natin at yun ang nararamdaman natin. Huwag natin gawin yung isang bagay dahil yun ang gusto nila. Ay, gagawin ko to para masabi nilang ganito ako. Ay, gagawin ko to kasi ito yung gusto nila. Huwag. Gawin mo dahil yun ang gusto mo. Yun ang... Para maging masaya ka. Gawin mo kung ano yung gusto mo. Kaya kung anong sabihin ng iba, basta maging masaya ka na. Kasi sasabihin nila sa akin na... pinagkakapirahan ko. In what way ko sila pagkakapirahan? Halos, nako, huwag na lang, ignore na lang natin sila. Kasi, pag alam natin na isang tao hindi naman makakatulong sa atin, huwag na natin pansinin. Kaya nga tayo binigyan ng dalawang tainga eh. Kasi, pag hindi mga magaganda, pag ipasok na lang natin dito sa kanan, ilabas natin sa kaliwa. Sa kaliwa, so. Oo, kasi, mapapaaway lang tayo kung lahat ng issue na masasagap natin, may mga parating na kwento sa atin, papatulan natin, magkakaroon lang tayo ng kaaway. Talo tayo eh. Oo. Kasi sila, sanay sila sa away. Sila, sanay sila sa chismis. Sanay sila sa mga issue. Tayo, simpleng tao lang naman tayo. Simple lang ang buhay natin. Hindi tayo kaya sa ganun. Talo tayo. Oo. Huwag na tayo makipagsabayan sa kanila. Kasi, kung sumabay tayo sa agos sa kanila, wala na tayong pagkakaiba sa kanila. Ganun na rin tayo. Oo, sabi nga niyan, kapag nakipag-away ka, parang pinakita mo na rin kung sino ka. Mas mabuti yun, marunong kang kumalma ng pagkatao mo. Marunong kang tumingin kung ano yung mga mali mo, at kung ano yung mga mali ng iba. Sabi nga niyan, kahit tumulong ka noon, tumulong ka pa rin ngayon. Hindi masamang tumulong ng paulit-ulit sa kapwa kasi mas masarap sa pakiramdam yun. Ako kasi, sa akin, based on experience ko, kasi ako, kung sasabay ako ng sasabay sa agos sa kanila, para ko na rin binagbigyan yung mga lalong dadami yung isang gumawa na lang tayo ng mga bagay na mabuti. Makakatulong sa atin eh. Ang dami na nga ngailangan. Bakit natin pagtutuunan ng pansin yung ilang taong gustong sirain tayo?
bakit natin pagtutuunan ng pansin ang gustong mulain tayo pababa? Guys. Ay, naku. Oo. Saka ano po, nagsisimula pa lang po kami ni ate. Actually po, kasiyahin lang po namin ito. Ini-enjoy lang namin ang buhay. Lang namin ang sarili namin. Kasi pag, ano po, pag may mga trabaho na, ganyan. Busy sa work. Busy sa work. Kaya ngayon, after this, may pupuntahan ako. Kumbaga, pinaulakan ko lang siya kasi na-invite ako. Kumbaga, duman lang ako. And then, pagtapos nito, pupunta ako sa store. Ano po malalampasan ang ganitong mga naninira sa'yo? Ano lang? Lahat ng bagay na dumaan sa buhay ko, Diyos ko. Sa edad kong ito, sa dami ng pinagdaanan, pagsubok ko sa buhay, through bad things and good things talaga. Hindi ko na iisa-isahin kasi kung nalalampasan, ginagawa ko silang inspirasyon para ano, hindi ko na pinapansin kasi basta ako, ang lahat ng ginagawa ko ay para sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa mga taong totoong nagmamahal sa akin. Bakit ako magpapakatotoo doon sa taong hindi naman nagpapakatotoo sa akin? Kung kaya niyong makipagplastikan sa akin, kaya ko rin makipagplastikan sa inyo. Ganun lang yun eh. Kasi, hindi ko, pag pinatulan ko kayo, yung mga issue sa akin lahat, sasabayan ko, or may darating sa akin na, uy, sinasabi ni ano sa'yo, ganito, ganyan, ganyan. Pag pinatulan ko yun, edi, parang sumabay na rin ako sa kanila. Wala na akong pagkakaiba sa kanila. Ganun na rin ako. Alam mo, may ako pinagpapasa Diyos ko lahat yun. Lahat may experience ako dati. Inaano ko lang. Time na dinadasal ko na lang. Nagtitinda ako, tapos sigiho ako. May mga nag-post. So, yung mga, may nag-post sa akin through Facebook yun. Ano yun, dami. Paninira. Hindi ko yun pinatulan. Pero, ano, inisip ko yung paninira sa akin dati noon. Kasi, yung sinabi, sabi nung nanira sa akin, ano daw, lubog na, basta ang dami niyang sinabi tungkol sa akin na lubog na daw sa ganito, talo pa daw ang magnanakaw, higit pa dyan ang pinagdaanan ko, tapos, yung mga panahong nagdaanan ko. Ang daming po sa akin, alam nyo guys, ayaw ko po mag-post sa ibang tao. Kasi pag dumating ang araw na kayo ang balikan, may iisip nyo kung anong ginawa nyo sa kapwa nyo. Ako, kaya wala isa akong lang, Facebook. Oo. Ayaw ko rin mag-post. Ayaw ko yung mga post kasi gawain lang yan ang mga taong luwag. Gawain lang yung mga taong ako, wala rin akong pinag-aralan ha, pero hindi ko ugaling mag-post ng hindi ko naman sinasabing gawain mga tao walang pinag-aralan, kundi parang pwede mo naman, pag may sama ako ng loob sa'yo, kakausapin kita, hindi ko kailangan ikwento, ang buhay ko kasi is, umiikot lang sa aming pamilya lang talaga, hindi ko galing ikwento ang buhay ko sa ibang tao kasi, ang mga tao kasi nakikisimpatya lang yan. Oo. Although hindi naman lahat ha. Kunyari, nagmamalasakit sa'yo. Pero hindi ka pa nakakaali, hindi ka pa nakakalayo. Lumipad na yung kwento mo sa kabilang bahay. Kaya lahat ng nangyayari sa buhay ko, pagsubok lahat ng pinagdaanan ko, pinagdadasal ko na lang. Maano ako na, nung kapanahon na ang mga anak ko ay nag-aaral, ang lalaki ng question kasi, lalo na yung panganay ko is psychology, talagang hindi biro ang gastos, nachichismis ako ng ang daming utang. Pinagdadasal ko lang yun kasi hindi naman talagang chismis yun. Totoo naman talaga na ang gabi ay ginagawa kong araw. Kasi talagang ang nasa utak ko lang, gusto kong makatapos ang mga anak ko. Lahat talaga gagawin ko kasi ayaw ko silang matulad sa akin. And then nag-succeed naman ako dahil dalawa na silang regular sa trabaho. Ang paano ko eh, kagagraduate lang nung 26. May mag-aaral pa akong isang bunso. So, mayroon pa akong pagkakautangan. Kaya, guys, sa mga friends ko dyan, may isa pa akong patatapusin. Baka naman. Pero pag nakatapos na yung isa kong bunso, ano na siya ngayon eh, grade 12. Pag nakatapos yung bunso ko, pwede na ako mamundok sa probinsya. Ako naman ang masasabi ko sa nangyayari sa akin kasi nagsisimula pa. Pero, kahit hindi naman ako nagsimulang mag-vlog, dami ng naninira sa akin. Hindi mo na. Pero thank you po. Thank you dahil sa inyo, nagpuposigi ako. Thank you dahil sa inyo,
natuto ako. Hindi ko po gagayahin kung ano yung ginagawa niya sa akin. Nagpapasalamat po ako dahil tinuruan niyo akong maging matibay, tinuruan niyo akong maging matatag, at maging maganda ang pananaw. Ayaw ko po makipag-away sa inyo kasi masisira lang ang utak ko dyan. Kung pamilya ko nga, kulang pang naitulong ko. Tutulong na lang po ako sa mga tao. Pwedeng dapat tulungan. So, Ate Nes, thank you so much sa pagpunta mo dito sa bahay. Maliit na bagay. Na-share mo ang mali. Para konti lang natin pintuhan. Iyon, i-share ko lang sa inyo guys. Doon sa, and masasabi ko sa inyo, hindi lang po artista ang binabatikos. Ako din po binabatikos ako. Pero, kaya lang talaga, madami ng lugar na puntahan ko na napagdaanan ko na. Dito lang ako naka-encounter ng ganong mga issue. Pero, Diyos ko, kung sa dami ng pinagdaanan ko, nalampasan ko, ito pa kaya ang hindi ko malampasan? Wala lang to. Basta as long as wala kang ginagawang masama, as long as wala kang ina-attack ang tao, go lang. Ako, masaya ako sa ginagawa ko. Doon sa mga taong naninira sa akin na yung kaartihan, may pablog-vlog akong nalalaman, yung ginagamit ko lahat yung mga ano para pagkapirahan ko. Maraming issue sa akin. Nagpapasalamat ako sa inyo kasi napapasaya ko kayo. Ano kasi yan eh? Alam mo, thank you so much sa inyo kasi hindi ko naman pwedeng baguhin ang katauhan nyo dahil sakit nyo na yun eh. Yun na talaga ang habit nyo eh. Oo. Kasi may tao talaga na masaya sila na nakakasira sila ng kapwa. Masaya sila na nag-chismis sila sa mga ibang tao. Masaya. Thank you so much. Dahil sa maliit na bagay, ay napapasaya ko kayo. Maraming salamat sa inyo. Ako din, share ko lang din. Alam niyo po kung bakit ko tinutulungan si Nanay Lydia. Kasi unang-una, nakilala ko siya kung ano siya. Hindi siya nagpakitang tao. Buti nga po siya eh. Kilala niyo ang pagkatao niya. Dapat yung nga pong tulungan eh. Matanda na po yun. Hindi niyo na kailangan husgahan ng husgahan. Kung kayo po ay nakatulong noon, huwag niyo pong baguhin ngayon. Kasi si Nanay Lydia, higit na nangangailangan. So ako po, bilang baguhan, sa pagbablog, willing ko po talagang tumulong sa mga nangangailangan. Kung ano yung kaya ko. Ako naman, i-share ko lang. Yung mga binibigay ko kay Ate Lydia, may mga palaro kasi sa YouTube. Yung mga, si Big Ben, 2 times siyang nanalo ng 100 na ibinigay sa akin. Okay. Yun yung binili namin doon ng itlog, Skyplex. Hindi na ako nagbigay ng bigas kay Ate Lydia kasi maubliga ka siyang magsahin. Pero, minsan inaano ko rin siya na kailangan mayroon talaga bigas din siya doon para anytime na, kunyari, busy din kami, hindi siya magsahin. Pero, binibigay ko talaga pag bawat sahin ko, magpupunta ako doon, bibigyan ko na lang siya ng kanin kasi yun na lang ang inano ko. Para sabihin ko sa inyo, hindi po ako mayaman, sasabihin nila na mayabang ako, panayang ano. Hindi. Yung binibigay ko po kay Ate Lydia, mga bigay din sa akin. Hindi po ako ganun kayaman na para magbigay ng magbigay na sabihin na ang yabang-yabang ko, bigay ako ng bigay. Hindi po. Bigay din sa akin yun. Hanggat maaari nga, doon sa mga nagbibigay sa akin. Kung tutusin, para sa pamilya ko na ano. Pero iniisip ko, malakas pa ako, may kakayahan pa ako maghanap buhay. Kumbaga, si nanay kasi is, mahina na talaga siya. Kundi lang ang ilalakad niya, umiihi na siya sa sarili niya. Kaya, yun, masaya ako na ginagawa ko lang yun. Wala akong pag-alam, kahit siraan ako ng siraan ng mga tao dyan, basta ako ginagawa ko kung anong gusto ko. Yun lang. Ang sarap ng tumulong mo. Mm-hmm. Kasi, because sa loob mo, hindi yung parang nagpakitang tao ka lang. Hindi yung parang nagbigay ka lang, ipakita mo sa maraming tao, uy, nagbigay ako. Oh, hindi mo na kailangan. Naalala kasi sila, nasanay sila na mamamahay-mahay magbibigay, naka-video. Ah. Kailangan naka-video at naka-post. Yun ang nakagawian kasi nila. Hindi nila alam, ako, lahat ng, ang tanong ko lang sa kanila, yung bang mga nabigay ko kay Ate Lydia, naibigay nyo na? Yung bang naitulong ko ay naitulong nyo na? Kung higit pa doon ang nagawaan nyo, di, be proud of you. Eh, maging proud kayo sa sarili nyo dahil natulungan nyo yung tao, di ba? Teka lang, di ba dapat kung tumutulong tayo, huwag na tayo magbilang? Tama. Ang pagtutulong naman kasi,
At talagang, di ba, sabi nga nila, tumulong ka hanggat meron ka. Kung wala, si iba naman, kung talagang ano, tulad ko, may nagsabi sa akin na noong panahon, nakakatulong daw sila, ngayon hindi. Tapos si Nanay Lydia, parang humingi na naman daw ng tulong sa iba. Pwedeng, kasi ang tao naman kasi ganito, iba-iba. Bawa ikaw, natulungan mo siya. Tapos ako, nakita ko siya, tutulungan ko rin siya. Diba, pwedeng magsama-sama tayo. Magkaisa. Magkaisa tayo. Kasi ang maganda yun, nagkakaisa po tayo. Kasi mas masarap po sa ating pakiramdam. Nakikita tayo ng ibang tao na nagtutulungan tayo. Hindi nagpapakita lang sa tao na tumutulong tayo. Ipakita natin yung kagandahan para sa maraming tao. Yun po ang masasabi ko. Atinas, huwag na natin isipin yan mga ganyan. Ipagdasal na lang natin kung ano yung kaya natin ibigay kay nanay. Sa Diyos na lang natin lahat sila. Magtitanggi na lang po kami sa inyo. Dahil pinapanood niyo po yung vlog ko, vlog ni Atines, kay Nanay Lydia. Kung sino naman po ang makatulong kay Nanay Lydia para sa kanyang pamilya. Nagpapasalamat po ako kasi... Ako lahat ng ano, lahat ng... Sana matagpuan na siya ng mga kapatid niya. Kasi po, gustong-gusto ko rin siya makita ng mga kapatid niya. Yun lang naman po ang akin. Dahil sa panahon po ngayon, habang tayo tumatanda, siyempre, kailangan din natin ng pamilya, hindi lang ibang tao. Ako rin, gusto ko rin magpasalamat sa inyong lahat, guys, sa lahat ng suporta, sa lahat ng mga kasamahan ko diyan, sa lahat ng kamumuns ko, sa lahat ng mga friends ko sa YT. Thank you so much sa lahat ng suporta nyo, kasi nang dahil sa inyo ay, lalo ako nai-inspired mag-YT. Ako din ang papasalamat so ako sa inyo lahat. Pamanis kasi, shinare mo to sa akin. Pinakilala mo sila Tatay Jubel. Tapos, sila Ate Josephine Montimayor. Sila Diyos. Sila Spirit ano Joshua. Na lang, buong team di magiba. Para ayon, wala na tayo buong team sa lahat ng... Ang dami solid din magiba, team din magiba. Ang dami ko pong naging kaibigan sa pag-YouTube. Team Apaw, Team Mamords, Mami, Lincoln Atis, Pina USA, tapos, ang dami-dami nyo po. Gusto ko rin magpasalamat sa, Mami, lahat green, ng... Ano yun? Green... Team Europe, Team Middle East, at saka... Ang dami-dami po. Baka may malimutan ako. Kaibigan ko. At marami po abroad, yung darating. Sulit din magiba, at saka higit sa lahat, especially siyempre yung Team Mamords. Yung team namin. Thank you so much. Sana makilala ko pa po lahat yung iba. Natutuwa po ako na makilala kayo sa aking pagbablog. Maraming pong salamat na natulungan nyo kami, na-share nyo sa amin. Thank you so much po. Maraming salamat. Magandang buhay. Thank you po, guys. Salamat.